Hello guys, welcome to my YouTube channel, Aksyo TV. So yun, bago ang lahat, maraming salamat sa mga nagsusubscribe sa channel kong ito. So yung iba po na hindi pala ka-subscribe, nanyayahan ko po kayo, natulungan nyo naman po ako i-subscribe ang channel ko bilang tulong ninyo sa akin po. Maraming salamat, Aksyo TV po. So yun, diretso na tayo sa video at bibigyan natin ng reaction at komento ang mapapanood natin. Let's go! Haslem sa NBA, mga sir, nang siya'y pumirma noong nakarang season, ani pa nga niya, iyon na ang kanyang huling taon sa NBA. Ngayon, kanyang sinabi na hindi niya kinoconsider ang kanyang desisyon at siya'y opisyal nang magre-retiro bilang isang player. Sa kanyang Instagram, doon niya sinabi na bilang isang undrafted na player, nagkampiyon ng 3 beses, nakasali pa sa All-Rookie Second Team, naging Teammate of the Year, naging pinakamatandang player na nakapaglaro sa isang NBA Finals game. Iyan daw ay malaking blessing na sa kanya at ngayon kanyang masasabi na siya'y aalis na, magre-retiro na, na walang pinagsisisihan. Sa ngayon, sa kanyang susunod na chapter sa kanyang buhay, mga sir, nais niya na maging parte ng ownership sa Miami Heat. Hindi raw yung tipong nandun siya sa bench at nakaupo lang doon. Bagos ang kanyang gusto ay nais niyang kumonekta sa front office, sa mga players at sa mga may-ari. Ito po yung naipon ko. Balita, opisyal nang pinapirma muli nitong Milwaukee Bucks. Itong si Thanasis Antetokounmpo, ang kapatid ni Giannis, mga sir. Itong si Thanasis ay nasa Milwaukee Bucks na sa loob ng 4 na season, kung saan siya ay nag-a-average ng 2 points and 1 rebounds per game sa kanyang 8 minuto. Kung totoo siya ay hindi naman talaga pinapakinabangan nitong Milwaukee Bucks itong si Thanasis. Kaso nga lang siyempre, dahil siya kapatid ni Giannis, siya ay nagkakaroon ng free ride. At ngayon siya ay pinapirma nga sa kontratang nagkakahalagang $2.3 million sa isang taon. Kahit na walang papel itong si Thanasis sa kanilang rotation, ito'y isang magandang impresyon pa rin para kay Giannis, considering na kinukup-kup ng Milwaukee Bucks ang kanyang pamilya, ang kanyang kapatid. At kaya, kumbaga, plus points yan para sa Milwaukee Bucks. Samantala, pwede pa rin itong sunggaban ha, ng Golden State Warriors itong big man na si Frank Kaminsky. Huling nakapalaro itong si Kaminsky sa Rockets noong nakarang season, pero sa ngayon ay wala pang kumukuhang team sa kanya. Ngayon, ayon mismo sa balita galing kay Bojan Zervac, na itong si Kaminsky ay nagkaroon raw ng multiple interest sa mga team overseas. Doon sa Rockets, hindi naman siya totally nakapaglaro dahil sa kanyang injury. Pero gayon pa man, siya ay isang batikang rebounder at may tira siya from the 3-point line. Bago siya na-injured, siya ay nag-a-average ng 8 points per game, 4 rebounds per game at mayroong 1 assist per game. Bakit nga ba kailangan kunin ng Warriors itong si Kaminsky? Unang-una, napakamura lang, pupwede na yung veteran minimum contract, mga sir, in which yun lang ho ang ma-afford ng Warriors. Pangalawa, ito'y makakatulong sa kanila sa rebounding at sa shooting. Minsan na nga ho siyang nagpaula ng 3 sa NBA. Confirm na itong si Derek White ang magiging starting point guard ng Boston Celtics sa season na ito. Yan sa ngayon ang kanilang malaking adjustment na gagawin pagkatapos na kanilang itranade si Marcus Smart sa Memphis Grizzlies. Maroon pa namang isang point guard itong Boston, mga sir, na si Malcolm Brogdon. Pero maski ako man ay mas pipiliin ko itong si Derek White kumpara kay Malcolm Brogdon. Sa playoff, malaki itong in-improve ni Malcolm Brogdon. Malaki ang kanyang impact sa Boston Celtics. Kung baga, kabilang siya sa mga key player nitong Celtics sa kanilang naging kampanya sa playoff. At kaya so far ay okay lang itong gagawin itong Boston na si White yung kanilang bagong starting point guard. Samantala, sinubukan daw nitong Golden State Warriors na ayusin ito, nangyari kay JP3 at kay Draymond Green, ani pa mismo na Stephen Curry. Hindi niya sasabihin kung ilang beses nilang sinubukan na ayusin ang sigalot sa pagitan nila JP3 and Green. Pero ayon pa kay Steph Curry, pupwede naman daw na masuspende si Green sa kanyang ginawa noon upang kahit papano maibsan itong nangyari o itong nadarama ni Jordan Poole. Pero sa uli, nangyari na ho ang nangyari. Gate pa niya, it's just a matter like it was an unfortunate situation that everybody was put in.
Maliban dyan mga idol, meron ding papel na ginagamparan doon yung kontrata ni Draymond Green. Para maibigay ng Warriors yung kontrata, yung 100 million kay Draymond Green, kinakailangan din nilang pakawalan si Jordan Poole. Ang maganda lang sa ngayon eh, tayo'y naliwanagan na mayroon ding ginawa itong Golden State Warriors na paraan upang mapabuti ang sitwasyon na yan. First time mo ba? Up to 6,000 tala sa ating huling balita. Delikadong yun itong kalagayan ni Bronny James at nakasalalay ho yung kanyang karera sa basketball. Ipinaliwanag mismo ni Dr. Brian sa Terror ang nangyari kay Bronny James mga sir kung saan siya inatake o nagkaroon ng cardiac arrest. Unang-una, pinaliwanag niya yung kaibahan ng heart attack sa cardiac arrest. Ang heart attack ay mayroong baradong blood vessel na papunta sa kanyang puso. At yung cardiac arrest naman, yun ho ang delikado kung saan mayroong nag-trigger sa kanyang puso na tumigil, na magbeat o hindi na tumibok. At kaya ano pa na nasabing eksperto, itong si Bronny James ay namatay raw. Somehow, siya ay nabuhay lang. At kaya dahil sa pangyayaring iyan, nako, delikado na daw itong karera ni Bronny James sa basketball. Kung saan ito'y magkakaroon din ng epekto sa basketball career ni LeBron. Dahil sa kanyang kagustuhang makasama ang kanyang anak, well, sa ngayon na delikado na itong karera ni Bronny, parang mapipilitan daw itong si LeBron na magretiro na lang. So yun guys, napakadelikado talaga pala nung nangyari kay Bronny James. Pero guys, bago matapos ang video nito, thank you for watching at paki-subscribe na rin. Maraming salamat. Yon.